mga mahal kong kapatid. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong live worship. Pero bago po yan mga kapatid, tayo po muna ay manalangin upang tayo po ay puspusin po ng Espiritu ng Diyos. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa araw na ito. Tunay nga po Panginoon na Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na banal. Kaya po Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga naisip, na banggit, na hindi po naging kalugod-lugod po sa inyo. Patawarin mo kami Panginoon. Please forgive us for all our sins, O God, sa lahat ng amin pong mga nagawang kasalanan sa inyo. So, kung kami po ay nakasakit ng aming kapwa, Panginoon, patawarin mo po kami sa amin pong mga pagkukulang. Salamat po sa inyo pong pagpapatawad at sa inyo pong habag at biyaya, Panginoon, na Ikaw nga ang Diyos na banal na naglilinis at nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, Ikaw nawa ang siyang maitaas, Ikaw nawa ang siyang mapurihan. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa atin pong Sunday worship ngayon. Pero bago po yan, mga kapatid, gusto muna po kayong batiin sapagkat napakaganda po ang atin pong pag-aaral ngayon. Binabati ko po kayo ngayon dyan na kayong mga naka-tune in dito po sa Kuwait at nasan man tayo ngayon na nanonood. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. At naniniwala po ako na ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay patuloy na nagliligtas at ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng himala po sa atin pong buhay. Ngayong araw na ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang title po ng atin pong mensahe, Bakit Dapat Matibay Ang Ating Pananampalataya? Bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? Mga kapatid, kung hindi ka matibay sa panahong ito, kawawa ka. Kasi kabi-kabila po ang nakikita po nating mga kasamaan na nangyayari sa atin pong paligid. At dapat bilang Kristiyano, matibay ang ating pananampalataya. Kasi kung hindi matibay ang iyong pananampalataya, ikaw ay kawawa sa panahong ito. At alam po natin mga kapatid na tayong mga Kristiyano, mayroon po tayong tatlong kaaway. Unang-una ay si Satanas. Number one yan, si Satanas. Yan po ang atin pong kaaway. Pangalawa ay yung mundong ito na atin pong ginagalawan. Yung sistema ng mundong ito ay masama. At alam po natin na ang namumuno sa mundong ito walang iba kundi sa Satanas. Pangatlo, yung ating mismong sarili, yung atin pong flesh. So yung three enemy ng Christian, yung si Satan, the devil, our flesh, at yung world, yung mundo. At dapat alam po natin kung paano natin pagtagumpayan yan. Bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? Unang-una mga kapatid, tingnan po natin yung sinasabi po ng Biblia in 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Sabi po niya, stay alert! Exclamation po yan, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. So, pansinin po natin yung great enemy daw natin, the devil. At si Satanas, mga kapatid, ito po ay demonyo rin eh. At marami siyang kampun. Siya yung pinuno ng mga demonyo. Mayroon pong labanan na spiritual na nangyayari at hindi natin sila nakikita. Real ang demonyo. Real ang evil sa mundong ito. Kung ayaw nating maniwala kung sa nangyayaring ito, ay hindi ko na alam. Kasi kitang-kita na. Wala nang malinaw na malinaw na ang kasamaan na nakikita po natin sa mundong ito. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ng Biblia, mga kapatid, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion. Ha? Roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. All over the world. Kaya ang sabi niya, stand firm and be strong in your faith. So dito maliwanag mga kapatid na sinasabi ng Biblia na maging alerto tayo.
maging handa kayo at magbantay. Hindi ka lang nagbabantay, nakahanda ka rin. Ibig sabihin, lagi kang handa. Bakit ka na, bakit maging handa kayo at magbantay? Sinagot kasi niya, ang diablo ang kaaway ninyo. Sa ayaw at sa gusto natin, mga kapatid, mayroon tayong kaaway. Sino yun? Yung diablo. Yan ang sinasabi po ng Biblia. Yung diablo ang kaaway ninyo ay parang yung umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Naghahanap ng malalapa. Ang sabi niya, umuungal. Alam po natin ang leon, nanonood ako dati ng National Geographic na at least 5 miles kapag nag-roar ang leon, napakalayo pag sa isa nasa taas ng bundok. Yan yung panakot niya sa mga gusto niyang, sa kanyang mga prey. Panakot niya yung yung kanyang pagka siya'y umuungal. Kaya ang sabi niya, stand firm. For your enemies roars like a roaring lion. Ganyan ang kanyang panakot . At ang sabi niya, parang yung umuungal at aali-aligid. Maali-aligid yan . Aali-aligid. Na naghahanap ng malalapa. Naghahanap ng malalapa. So bakit dapat tayo bakit dapat tayo maging matibay sa ating mananampalataya? Kasi mayroong kaaway. At ang kaaway mo si Satanas, marami siyang kampon. At ang gawain niya, umuungal siya, umuungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa, naghahanap siya. Kaya kailangan, mga kapatid, lagi tayong nakahanda at nagbabantay. Kasi real ito si Satanas, hindi ito biro, mga kapatid. Kapag hindi ka matibay ngayon, kawawa ka. Alam po natin na yung leon, kapag siya ay nanonood ako dati niyan sa National Geographic, pinagmamasdan niyang mabuti yung kanyang malalapa. At yung una, tatakbo muna yan . Tapos magtatakbuhan yung mga prey kasi, alimbawa, yung mga deer. Kapag magtatakbuhan yan. Ngayon, pagmamasdan niyang mabuti kung sino yung mahina, pipilay-pilay, yun ngayon ang target niya. Para pagtakbo niya, tiyak na siya ay mayroong malalapa. Kasi yung deer, compare mo sa lion, mas mabilis na hindi hamak, tumakbo ang deer. Kaya lang kapag kinabahan na siya at meron siyang kapansanan, kaya siya nalalapa. Kasi ang yun, hindi siya, yung kanyang resistensya, hindi siya magtatagal na tumakbo. Mabilis din yan na compare doon sa deer. Yung resistance po nila, ayon po doon sa pag-aaral. Ha? Pero itong leon na ito ay, mayroon din siyang strategy. Kaya sinasabi sa atin, mga kapatid, sa unang Pedro, chapter 5, verse 8, na maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo. Ang kinakaaway kasi natin yung tao minsan. Pero mayroon palang spirit behind. Kaya ang sabi niya, ang kaaway ninyo ay parang yung umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ngayon, anong dapat nating gawin? Pabayaan na lamang ba natin, mga kapatid? Hindi po. Ang sabi ng Biblia sa atin, labanan ninyo siya. Ha? Labanan ninyo siya. Ibig sabihin, paano mo siya labanan? Hindi ka lang tatakbo. Haharapin mo siya. Paano mo siya haharapin? Natural, hindi mo haharapin yon na ikaw lang. Haharapin mo iyon, mga kapatid, na mayroon kang depensa at mayroon kang panlaban. Yung itinuro sa atin sa Ephesians chapter 6, yung full armor of God na dapat suot-suot po natin yon, mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, hindi natin iniiwan yun. Put on the full armor of God. Yun ang sa atin sinasabi ni Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 17. At ang sabi niya rito, labanan ninyo siya. Paano mo siya lalabanan? At magpakatatag kayo. Hallelujah. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Yun. Paano natin siya lalabanan, mga kapatid? Magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Doon mo siya lalabanan. Kasi kung matatag ang inyong pananampalataya, alam mo na dapat mong isuot yung full armor. Bakit mo siya dapat isuot? Kasi si Satanas, hindi ito nagbibiro, mga kapatid. Alam po natin ang plano ni Satanas. To kill, to steal, and to destroy. John chapter 10, verse 10. Pero ang sabi ng Panginoon, but I have come to give you life and life to the full.
Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Yun ang kanya pong plano ni Satanas. Wasakin ang iyong buhay, sirain ang iyong pamilya, sirain ang iyong pangarap. At patayin. Lahat, yan ang gusto niya. Nakawin niya ang lahat. Gawin niya ang lahat ng paraan para ikaw ay matuluyan ng masira, mawasak na, mawalan ka ng pag-asa. Yan ang kanyang plano. At kapag hindi tayo naging nagbantay, hindi naging matibay ang ating pananampalataya, marupok, ay malalapa tayo. Ganun po yan, mga kapatid. Diba? Diba sabi dito sa verse 10, basahin ko muna sa Ephesians chapter 6 verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Basahin ninyo ha, verse 11, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. At, hallelujah, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ayun, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tatak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Hallelujah. So maging si Pedro, maging si Pablo, sila mga kapatid ay nagbigay ng babala sa atin na dapat tayong maging handa at magbantay. Kasi ang atin pong kaaway ay hindi nagbibiro, mga kapatid. Nakafocus siya sa kanyang strategy, sa kanyang goal na sirain ang buhay natin. Natutunan kasi ito ni Apostol Pablo at ni San Pedro sa Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus muna ang unang-unang nagbigay ng babala sa atin. Di ba ang sabi niya, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Paano ka magiging matatag sa pananampalataya sa Diyos? Sabi ng Biblia kanina, isuot natin yung baluti. Ibig sabihin yung full armor, yung kaligtasan, yung pananampalataya. Yung, lahat kasi yun, puro mga defense yan eh. Pero yung opensa yan, yung salita ng Diyos, yung sword of the spirit na tinatawag dyan, mga kapatid, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Kaya natin siya lalabanan. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis. Kita nyo mga kapatid, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ibig sabihin mga kapatid, kasama sa buhay talaga ang pagtitiis. Kasi kung hindi ka makatiis, nangangahulugan, sabi ng Biblia, na ikaw nga ay mahina. Maliwanag ito mga kapatid. Ngayon, ano ba ang sabi ng Panginoon sa atin? Sa John chapter 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. You have many, not some, many sorrows, many trials and sorrows.
But take heart because I have overcome the world. Kita nyo, I have overcome the world. Kasi yun yung pangalawang kalaban natin eh. Yung sanlibutan. I have overcome the world. Ibig sabihin mga kapatid, mayroong assurance yung ating tagumpay. Bakit? Kasi napagtagumpayan na ng Panginoon. Amen? Di ba ang sabi niya nga, di ba? Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Hallelujah! Kapag ikaw ay nagpag-isa kay Kristo, mayroon ka ng kapayapaan kaagad. Kapayapaan yun, mga kapatid, na hindi bigay ng mundong ito, na makakamit lamang sa Panginoon. Kapayapaan, magdaranas kayo ng kabigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi niya sa'yo mapagtatagumpay yun. Napagtagumpayan ko na. Ibig sabihin, tapos na napagtagumpayan ng Panginoon. Paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon, gawin natin yung sinasabi sa atin ng Panginoon, at tiyak na tayo nga ay magtatagumpay. At tinawag na tayong mananagumpay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Di ba ang sabi niya, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutang ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So anong dapat natin gawin? Tibayan natin yung ating pong loob. Hallelujah. Hindi ka pwedeng maging mahina sa panahong ito, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And since we are His children, we are His ears in fact. Hears. And since we are His children, we are His ears in fact together with Christ. We are ears of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Hallelujah. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. So hindi lamang yung atin pong makikisama yung mga magagandang bagay. Kahit mga kapatid, yung mga tinatawag po natin na pagtitiis, kasama po yan yung mga suffering na yan. Magtiis tayo. Magdaranas tayo ng kabigatian. Hindi pa ba kabigatian yung mga naranasan natin ito? Nakabigatian to. Magtiis tayo at magpakatatag sa Panginoon. Kasi kung gagawin natin, mga kapatid, yun, tayo ay mananagumpay. Tayo ay tagumpay, tiyak yung ating tagumpay. Victorious po tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah. Bakit mahalaga po yun? Why this is so important? At one point or another, every Christian struggles in their faith. Even some of the strongest warriors in the Bible had wrestling matches with doubt. Kahit yung mga matitibay na nakita natin na mga lingkod ng Diyos, sila rin ay nag-struggle. Lalong-lalo na pagkadating ng mga matitinding mga suliranin na dumating sa kanilang buhay. So anong gagawin po natin pag dumating yung mga ganong mga bagay? Things will happen in life that challenge your faith. The question is not if, but when. Whether you experience lost loved ones, a health crisis, or disappointments, both big and small, it can be difficult to persist in faith. Pagdaraanan natin ito, mga kapatid, maaaring nawalan ka ng mahal sa buhay, pumanaw, nauna na sa atin, maaring nagkasakit ka ng malubha o nagkasakit yung iyong mahal sa buhay, gusto mong ipagamot, hindi mo maipagamot dahil malaki ang gastos. Wala kang malalapitan kasi pare-parehong nangangailangan, pare-pareho rin mayroong problema. Ano ang gagawin mo? Di ba yung mga maraming tao ngayon ang nagdaranas ng mga anxiety, mga depression? Ano ang gagawin po natin sa panahong ito? Yung ating pananampalataya. Darating ang panahon na i-question mo yung iyong faith mo. Yung paniniwala mo, yung pananampalataya mo. Kaya kailangan, mga kapatid, bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? Kasi darating to sa buhay natin, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto po natin. But instead of giving under the way, there are some tactics that you can employ to ensure that you can come out even stronger.
kahit sa kabila ng mga pangyayaring ito sa buhay natin, kahit sa mga panahon na hindi natin maintindihan, maunawaan, hindi pa tapos ang problema, sunod-sunod na ang problema, ano ang iyong gagawin? Instead na yung ikaw ay magtanong kung bakit, Panginoon, ganito ginawa mo sa akin to, ano bang kasalanan mong nagawa ko? Kapag ka alam mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, kapag matibay ang iyong pananampalataya, manindigan ka sa katotohanan sa salita ng Diyos, sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, gagamitin pa ng Diyos ang mga suliranin na yan upang mapagpala din ang iba. Kasi alam ng Diyos, kaya ng Diyos kung paano ka iligtas. Walang problema na hindi kaya ng Diyos. Walang suliranin na hindi all things are possible to God. Ang tanong lang ay, maninindigan ka ba sa kabila ng mga hindi mo nauunawaan sa paligid mo? Sa kabila ng mga suliranin na hindi mo nauunawaan, hindi mo naiintindihan? Kasi darating ang panahon, mga kapatid, na walang makakaunawa sa iyo. Kahit yung iniisip mo na mahal mo, na hindi ka iiwan, there will come a time someday, mag-isa ka lang. So number one, mga kapatid, expect mo na may problema na darating sa buhay mo. Expect mo yan, na may darating na problema sa buhay mo. Bakit? Parte ng buhay natin yun eh. Yung problema. Na kapag dumating ang problema sa buhay mo, ano ang iyong gagawin? Handa ka. Do you know what? Even before the problem came, God has already a solution. Mayroon ng solusyon ng Panginoon bago pa lamang dumating yung problema. Mayroon ng solusyon ng Panginoon. Hindi surprise ang Panginoon doon sa problema na dumating sa atin. In fact, sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi ipapahintulot ng Panginoon ang problema na yon sa ating buhay kapag hindi natin kaya. Kasi sabi ng Biblia, tapat ang Diyos. Bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So yun pa lamang, mga kapatid, mayroon na tayong katiyakan na mapangahawakan natin ang salita ng Diyos. Dumating sa atin ang suliraning ito, ang problema nito, dahil alam ng Diyos na kaya natin. Kahit isipin natin na hindi na natin kaya. Pero ang totoo, kung atin pong pangahawakan ang pangako ng Diyos, mga kapatid, sabi mo ng Biblia, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan natin yun. Kaya kung mayroon pong nanonood ngayon sa atin, hirap na hirap ka, hindi mo alam kung paano mo solusyonan ang mga suliranin sa iyong buhay, mga kapatid, magtiwala ka lang sa Panginoon. Yes, parang sabihin mo, parang madaling sabihin niya talagang magtiwala sa Panginoon. Meron pa ba tayong mga magic word na pwedeng gamitin? Kundi yung pananampalataya? Wala na po, mga kapatid. Whatever we receive from the Lord, we receive it by faith. It's all about faith. And faith can move mountains. And all things are possible to those who believe. Ang Panginoon, mga kapatid, kumikilos siya, gumagawa siya ng himala sa ating buhay, sa taong mayroong pananampalataya. Hallelujah. Expect mo na may problema na darating sa iyo. Hindi natin alam, iba-iba ang problema na suliranin na atin pong pinagdaraanan sa buhay, kasi sabi po ng Biblia yan, mga kapatid. Di ba? Sabi ni James, their brothers and sisters, kinakausap niya rito yung mga mananampalataya pa. When troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Consider it an opportunity of great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Kasi ito yung pangatlo na kalaban natin, yung ating pong flesh. Na minsan
nagbumabase tayo sa ating mga desisyon na ginagawa based sa ating mga emosyon natin kung minsan. Hindi ito yung nangyayari sa akin, ito yung karanasan sa akin. Mga kapatid, yung atin pong panghawakan mga kapatid upang hindi tayo maloko, hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang, ay yung salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi na natin gamitin ang ating damdamin. Yes, mga kapatid, ginagamit natin yung ating damdamin. Pero pagdating, mga kapatid, sa mga suliranin sa buhay, mga pagsubok problema sa buhay, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hindi yung damdamin natin ang ating pong pairalin kasi marami nang nadaya. Baka minsan, baka yung damdamin pa natin ang magpahamak sa atin. Kaya yung pinakamaganda na panghawakan natin sa panahon na marami kang katanungan, di mo maintindihan, di mo maunawaan bakit nangyayari ang mga bagay na ito, panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung kanya pong salita na hindi nagbabago. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yan yung sabi ni Apostol Santiago, sabi ni James, di ba mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sino sa atin ang nagagalak kapag tayo nagdaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok? Hindi, di ba? Pero bakit niya po sinabi ito? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi tumitibay ang ating pananampalataya kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok. We grow during the hard times and not easy time. Hallelujah! Di ba? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Saan daw tumatatag yung ating pananampalataya? Sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hindi kasi sa pamamagitan ng mga blessing, ng mga pagpapala. Hindi. Kasi pag maraming mga pagpapala, praise God, hallelujah, everything is okay. Pero pag pagsubok, mga kapatid, ito yung talagang mananalangin ka ng seryoso. You're going to pray passionately. You're going to pray purposely. Panginoon, help me, tulungan mo ako, Panginoon. Doon tumitibay yung ating pananampalataya, lalo tayong napapalapit sa Panginoon. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Narinig po natin mga kapatid, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hindi lamang sa simula, hanggang wakas. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hallelujah! Nagtitiis ka na ba ngayon? Don't give up. Huwag kang susuko. Kunting tiis pa mga kapatid. Dahil alam po natin mga kapatid, mayroon tayong kasabihan sa Pilipino eh. Kapag may tiyaga, may nilaga. Sabi ng Biblia, kapag tayo'y nagtitiis, nagtitiwala sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. In every Christian's life, there will be trials, disappointments, persecution, and temptation. But through all this, we must stand firm in Christ. Sa lahat ng ito, kailangan tayo magpakatatag sa Panginoon. Lahat po tayo, walang excuse. Wala pong sino pong nagsabi sa atin, kapag ikaw ay naging Kristiyano, lahat okay na ang iyong buhay. Hindi ka na magdaranas ng mga persecution mo. Maraming mga blessing. Yes, kasama yung mga blessing niyan. Pero hindi po totoo yun. Ang Panginoong Jesus mismo, nagdanas siya ng mga persecution. Ang mga disipulo ng Panginoon, nagdanas po sila. Pero alam niyo mga kapatid, lahat sila mananagumpay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. We have to be on guard. Not only must we stand firm to these things, but we must stand firm to biblical truths. Kailangan natin yung katotohanan
biblical truths. Bakit? Kasi sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, na mga pangyayaring mga kasamaan, na mga ano, marami pang ginagamit si Satanas na mga panlilinlang sa atin upang yung atin pong pananampalataya ay gigiwang-gewang, hindi tayo magiging malatag. Sisirain yan, marami siyang mga gagamiting mga instrumento si Satanas para tayo ay hindi magpatuloy sa ating pananampalataya upang hindi natin panindigan ang katotohanan na salita ng Diyos. Yan yung kanyang ginagawa. Pero mga kapatid, the devil is a liar. Ano man ang ating kalagayan, katayuan sa buhay, ano man ang ating nararanasan, don't give up. Kung ikaw ay nagtitiis na, kunting tiis pa. Kasi yung nangako sa atin ay tapat at totoo. Hindi siya nagbabago. Siya yung Diyos na gumagawa ng himala noon, siya rin yung Diyos na gumagawa ng himala ngayon. At mga kapatid, yung panalangin, yung pagsamo na nanggagaling sa puso, mayroong pusong nagsisisi, mga kapatid, ang kalangitan ay handa sa atin, mga kapatid. Ang tainga ng Diyos ay nakikinig sa ating mga daing, sa ating mga dalangin. Hallelujah. Sabi ni George Mueller, to learn strong faith is to endure great trials. I have learned my faith by standing firm amid severe testings. Kita niyo, mga kapatid, minsan doon tayo na doon talaga tayo natututo na lubos na magtiwala sa Panginoon, manampalataya sa Panginoon sa panahon ng matinding problema na atin pong dinaranas sa ating buhay. Yes, may mga tao na gumigive up na, hindi na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya kapag dumating ang mga pagsubok, problema sa kanilang buhay. May mga kilala ko na dating mainit sa pananampalataya, naglilingkod sa Panginoon, pero pagdating ng problema, pagsubok sa buhay, isinisi nila lahat sa Diyos. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang katotohanan kasi noon, mga kapatid, ay hindi matibay ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Ang pinaniwalaan lang nila ay everything is okay kapag ikaw ay Kristiyano na. Wala nang persecution, wala nang pagsubok, wala nang... Ang akala nila, everything is good, everything is okay now. Hindi po yun, mga kapatid, ang biblical truths. Magdaranas tayo ng mga persecution sa buhay na ito. Ang Panginoon, pinagpauna niya na. Pero mga kapatid, tandaan po natin, tayo po hindi talunan. Champion po tayo at mananagumpay. Has been said, sabi ng ano, nabaya, the triumphant Christian does not fight for victory, but we celebrate the victory already won. Kasi tinapos na ng Panginoon 2,000 years ago on the cross of Calvary. Hallelujah! Napagtagumpayan na ng Panginoon yun. Paniwalaan natin yun. Shakarababa, shandarabashik, ayan, dapat natin gawin. Focus ka kay Jesus. Bakit ka kailangan mag-focus kay Jesus? Sabi ng iba, eh bakit ba tayo mag-focus kay Jesus? Eh sa kanino ka dapat mag-focus pa? Eh kung kay hindi, yun ang sinabi ng Biblia sa atin eh. Bakit sasabihin natin na hindi tayo dapat mag-focus sa Panginoon? Ganito tayo dapat mag-focus. Ano bang sabi po ng Biblia, mga kapatid? We do this by keeping our eyes on Jesus. The champion. Sino daw yun? Ang Panginoon, the champion. Who initiates and perfects our faith because of the joy awaiting Him. He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Hallelujah! O shikura bababababa, shikere ba? Paano natin ibubokos? Paano natin idutuon? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nagpapadistract sa ating mga paligid natin. Itong corona na ito, huwag tayo magpapadistract dito. Yung mga kasama nangyayari sa paligid natin, huwag tayo magpapadistract. Kasi mga kapatid, prophesied na ito sa Biblia. Magbantay at maging handa tayo. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon.
Ang sabi-sabi ng Panginoon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi sa mga bagay na nakikita natin dito. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Mula sa simula hanggang katapusan. Isipin mo, ikaw ay nagda-drive ka. Nakapokus ka sa mga traffic sa daan, kung saan saan ka nakatingin, sa mga puno, ano, yung mga nagkukwentuhan sa daan. Very dangerous yan, mga kapatid. Danger yan. Napakahirap yung ginagawa natin yon. Kapag ikaw ay nagmamaneho ka, kung hindi ka nakapokus sa iyong daan mismo, delikado yon. Sasabihin ko po sa inyo, kung mayroong ganon na driver nagmamaneho, huwag kayong sumakay doon kung saan saan nakatingin. Hindi po ganon. Ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, nakatingin siya, nakatuon ang kanyang pananampalataya kay Kristo. Hallelujah! Bakit? Baka matisod ka kung saan saan tayo nakatingin. Tinawag tayo na ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Kasi champion yun eh. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kanino ba nakasalalay ang ating pananampalataya? Sa Panginoon. Hindi naman sa church. Hindi naman sa leader mo. Kanino? Kay Kristo. Yes, nararapat lamang na mag-set example na mabuti ang mga leader, ang isang church, katulad ni Kristo. Kailangan buhay, hindi laging ganun eh. Minsan pa nga, kakatisulan pa natin mga yun eh. Kaya po mga kapatid, ituon natin ang ating paningin. Bakit? Kapag tinuon mo kay Kristo ang iyong paningin, kahit lahat madapa na, magiba-giba na, ikaw, nananatili kang matibay. Hallelujah. Amen? Purihin ang Panginoon. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Pakinggan po ninyo mga kapatid, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Purihin ang Panginoon. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at sa ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hallelujah. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng kamatayan sa krus. Bakit? Kasi nakakahiya talaga ang mamatay sa krus eh. Bakit? Ang mga namamatay lang doon, mga criminals, mga barbarians. Kaya nga noong panahon na yon, if you are a Roman citizen that time, hindi ka pwedeng mamatay kasi sobrang kahihiyan. Walang proper burial sa iyo doon. Pero hindi ikinahiya ng Panginoon yun kasi yun ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Lahat ng basura ng sanlibutan ito, dinala ng Panginoon. Na bagamat siya'y walang sala, hindi nagkasala, inako niya dahil sa iyo, dahil sa akin. Ganyan ka kamahal ng Panginoon. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, hindi ito yung panahon na tayo ay sumuko, hindi ito yung panahon na tayo ay mag-give up na lang. No! Ito yung panahon, mga kapatid. Manindigan tayo. Magpakatibay tayo. Hindi mo kailangan kitilin ang iyong buhay. Bumangon ka. Gumising ka. At ikaw ay manalangin. Manampalataya ka. Gumawa ka ng paraan kung paano ka lumago sa iyong pananampalataya. Kapag nawalan ka ng trabaho, maghanap ka ng trabaho kahit walang mahanap na trabaho na maraming mga subukan mo, manalangin ka, keep on trying. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At kapag nakita ng Panginoon na iyong puso mo ay dalisay, hindi ka bibiguin ng Panginoon, kapatid. Bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? Kasi kalooban ng Diyos yun eh. Kalooban ng Diyos yun, kapatid. Hallelujah! Kalooban ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi pwedeng ano ka lang pa, yung okay ka lang. Sabi sa Arabi, adi. No, hindi pwedeng ganon.
Dapat mga kapatid, ano tayo yung undabog lagi tayo. Di ba yung sabi sa atin, in season and out of season, preach the gospel, ang magandang balita. Kalooban kasi ng Diyos yan, mga kapatid. Di ba? Be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. This is not a suggestion, mga kapatid. Suggestion ba mga ito? Hindi. Dapat nating gawin ito, mga kapatid. Bakit? Wala. Makikita mo sa iyong mga mata, mga kapatid. Yung mga kasamahan mo sa prayer meeting, kasamahan mo sa church na nagpupuri, nakataas ang kanilang mga kamay, umiiyak. Mga nakikita mo na dating nag-i-evangelize, nagsaserve sa Panginoon, itong panahon na ito, makikita mo, babalik sila sa mundo. Makikita mo mga kapatid, hindi na sila magpapatuloy. Bakit? Ang iba sa kanila alin, dumating ang problema, hindi na nagpatuloy. Ang iba naman na offend sa church, hindi na magpapatuloy. Ang iba naman alin, dumanas ng mga discouragement, disappointment, hindi na magpapatuloy. Ang daming mga paraan para hindi ka na, mga dahilan upang hindi ka na magpatuloy. Makikita natin yan mga kapatid. Pero tayo na nakarinig, nakaalam ng katotohanan, kaulooban ng Diyos, nalin, be on guard. Mangyayari ito mga kapatid. Yung nakikita natin ngayon, nangyayari ito. Lahat ng sisi, ibubuntong nila, maghahanap sila. Pero ang totoo, ang puso nila ay malayo sa Diyos. Kaya hindi sila nagpatuloy, hanggang umpisa lang sila. Ang gusto ng Panginoon, yung binasa, simula, umpisa hanggang wakas. Be on guard. Stand firm in the faith. Stand firm ba yun? Isang beses ka lang na-open, hindi ka na. Stand firm yun, nasan yun? Problema lang na dumating sa buhay mo, disappointment, huminto ka na. Asan yung stand firm? Si Kristo nga mga kapatid, hanggang sa cross. Kasi para sa iyong kaligtasan ko, ganoon ngayon nakikita natin sa mundong ito. Ang gusto lagi ng tao, yung maluwag na daan, everything is okay, lahat lang puro mga kapatid. Hindi po ganoon. Kailangan po tayo ng malindigan. Stand firm in the faith. That means, keep on praying. Keep on worshiping. Keep on serving God kahit walang magsabing thank you. Keep on doing it kasi mayroong Diyos na nakakita sa ating ginagawa. And our labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong. Are you strong? Are you courageous? Because I believe God is still looking for a man and woman of God who are courageous. Hallelujah. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Pansinin mo ninyo, lagi sinasabi. Bakit dapat maging matatag-aari pa ng malaya? Bakit? Kalooban ng Diyos yan. Utos ng Panginoon yan. Hindi naman ako. Kasi kung hindi, mayroon tayong kalaban mga kapatid. Unang-una si Satanas. Pangalawa, yung mundong ito at yung sarili natin mismo. Yung sarili natin, yung flesh natin, yung laman natin, isubmit natin yan sa Espiritu ng Diyos. Kasi kung hindi, mapapahamak tayo. We are given a choice between life and death. Galatians chapter 5 verse 17. They are in conflict with each other. Romans chapter 8 verse 13. If you choose to walk in the flesh, you will die. But if you choose to walk in the spirit, you will live. Simple as that. Kalooban ito ng Panginoon, mga kapatid, na maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. If you will not fight for your family, somebody will fight for your family. Ang mundong ito, hindi mo magtataka ka, yung mga anak mo hindi mo na kontrolado. Wala na. Ang magpapatakbo sa mundo, sa iyong pamilya, yung mundong ito. Kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, wawasakin ni Satanas kasi yan eh. Sisirain niya ang buhay mo, ang iyong pamilya. Ang kalaban natin mga kapatid, unang-una si Satanas, ang mundong ito at ang ating flesh mismo.
Kaya kailangan natin yung biblical truths, yung salita ng Diyos. Dapat matibay tayo. Paano kung magiging matibay? Kung tulog ka ng tulog, busy ka sa maraming mga bagay, pero hindi tayo busy sa salita ng Diyos. I will not stop preaching about this. Why? This is truth, mga kapatid. Binabasa natin yung salita ng Diyos. At hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Atas po ito ng pag-ibig. Ang tunay na atas ng pag-ibig ay yung nagbinabasa yung kanyang salita, simple and plain. Hindi lamang yung mga maganda sa pandinig. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Paano tayo nagpapakatatag sa ating pananampalataya? Last choice, last option na lang ang Panginoon minsan. Dapat pa nga kapatid, una siya. Bakit? He give us life. Maging matapang kayo at magpakatibay. Minsan kasi matapang tayo sa ibang bagay. Alam mo saan tayo dapat maging matapang? Sabi niya, sa ebanghelyo. Yan ang hingin natin, yung boldness, yung salita ng Diyos. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Bakit? Kasi si Satanas, matapang na yan eh. Marami siyang kampon. Sigura bababa, sendere mansi. Panghuli, therefore. Conclusion na yan. Pag sinabi mong therefore, yun na yun. Therefore, my dear brothers and sisters, stay true to the Lord. Hallelujah. Stay true to the Lord. Hindi stay true to your friend, to your kumare, to your kumpare. Kumare, baka sulutin nga ng marami na ako napapanood ngayon eh. Stay true to the Lord. Bakit? Kasi hindi ka bibiguin ng Panginoon. Ngayon, ang daming mga manluloko eh. Stay true to the Lord. Stay true to the Lord. Kanina saan ba tayo nag-i-stay? Minsan eh, wala eh. Kung saan-saan eh. Kaya ang sabi na, therefore my dear brothers, stay true to the Lord. Tinan mo si Apostol Pablo, ganun, sinasabihin niya rito yung mga nakaalam ng katotohanan, yung mga mananampalataya. Kaya tinawag niyang brothers and sisters. Straight into the Lord, I love you and long to see you. Dear friends, mga kapatid, alam niyo kung bakit ko po binabasa ito? Kasi atas po ito ng pag-ibig. Ito po yung atas po ng pag-ibig. Binabasa yung totoo, yung salita ng Diyos. Stay true to the Lord. I love you and long to see you. Dear friends, for you are my joy and the crown I receive for my work. Hallelujah. Ganun na lamang si Apostol Pablo, yung kanyang pasasalamat sa kanyang mga nabahagian ng salita ng Diyos. Kasi nakita niya na sila ay matatag, matibay, ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Hindi basta sumusuko, mga matatapang, mga courageous. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kapatid kong minamahal at pinalalabikan aking kagalakan at karangalan sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Hallelujah. Nakaugnay. Ibig sabihin mga kapatid, ikaw ay hindi pagdating katulad sa isang tali, nakaugnay ka. Yung iba umaalis na sa tali eh, pinuputol na, wala na, hindi ka na nakaugnay. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay. Bakit kailangan tayo magpatatag sa ating pamumuhay, hindi lang ating pananampalataya? Kasi yung mga pamumuhay ng mga tao ngayon, wala eh. Puro mga busy, walang panahon sa Panginoon. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Hallelujah. Bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? May problema tayong kakaharapin. Expect mo yan. At kapag dating ng problema na yon, mga kapatid, alam mo,
yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Hindi ka pang, kahit nakakaramdam ka ng panghihina, hindi ka mananatili doon. Bakit? Kasi pangahawakan mo yung salita, yung pangako ng Diyos, na yung nangako ay totoo at tapat, na ikaw nga ay mananagumpay. Bakit? Napagtagumpayan niya na eh. Di ba ang sabi doon? Bakit dapat tayo maging matibay? Bakit dapat tayo dapat maging, bakit dapat matibay ang ating pananampalataya? May problema tayong kakaharapin. Pangalawa, focus ka kay Jesus. Bakit kailangan mag-focus kay Jesus? Para hindi ka matisod. Para hindi ka mapahamak. Bakit? Tulad ng halimbawa na binasa natin. Napaka-danger na nagmamaneho ka kung saan-saan ka nakakatingin. Baka hindi lang disgrasya ang iyong makamit. Hindi lang disgrasya ang mangyari sa iyo, baka pati yung buhay mo. Totoo yun, mga kapatid. Kaya yung nagmamaneho, kailangan nakapokus siya saan? Sa kanyang daraanan. Meron din tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid. Meron tayong focus, nakatuon, kanino? Kay Jesus. Kasama sa team natin yan ngayon. Faith, filled and focus. Sa ating pong vision ngayon, na-impart ni Pastor Alan nung Friday lang. Purihin ang Panginoon. Very powerful. Anointed team this year. Pangatlo, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos yan eh. Nalin, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Kasi kung hindi ka magpapakatibay, wala. Bigo tayo. Pag gagawin natin ito, mga kapatid, pupokus natin ang atin pong pananampalataya sa Panginoon. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon pa lamang, mga kapatid, bago matapos ang taon ng 2021 na ito, mananagumpay ka. Tiyak mananagumpay ka. Ano man ang nangyayari sa paligid natin, the best is yet to come. Mga kapatid, ayaw kong matapos ang gawain ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Ano man ang iyong kalagayan, katayuan, ano man ang iyong naranasan ngayon, mga kapatid, gusto kitang ipanalangin. Surrender your life to Christ. Ito yung tamang panahon, mga kapatid. Sabihin mo ito na nagmumula sa iyong puso. Panalangin ito ng pagtanggap, pagkilala sa Panginoon. Pagkatapos ito, ipapanalangin kita. Sabihin mo ito, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad, pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Pinaniniwalaan ko, ikaw nga ay namatay sa krus at muli kang nabuhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Kinikilala kita, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, kapag ginawa mo na nagmumula sa puso, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Kapatid, gusto kitang ipanalangin ngayon. Dakilang Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa aking mga kapatid na nanonood ngayon. Nakakarinig nitong boses ko na ito. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, sa mga may karamdaman, receive your healing right now. Ano man klaseng sakit na yan, kayang pagalingin ng Panginoon. Siya ang Diyos na nagpapagaling. In the name of Jesus, receive it by faith. Breakthrough in the name of Jesus. Sa mga pinapahirapan ni Satanas, hindi makatulog sa gabi, receive your healing right now. Hallelujah. By faith. Now raise your hand to receive the blessings of the Lord. Now to the King of Kings and Lord of Lords, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word, I declare right now in the name of Jesus, receive your breakthrough, receive your healing, receive your deliverance,
right now in the name of Jesus. By faith. Hallelujah. Be strong and courageous. Now I bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kapatid, upang tayo po ay tumatag sa ating pananampalataya, magpatuloy tayo sa panunood ng mga sermon, ng mga biblical sermon. Sa True Gospel Church po, pwede po kayong visit nyo yung ating page sa True Gospel Church at sa ating pong YouTube. At share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook para kung tayo po ay pinagpala, maging daluyan din tayo ng pagpapala. Tayo mga kalibot na magbasa ng kanyang salita, pisa natin sa aklat ng John at manalangin tayo at lalago ang ating pananampalataya. At syempre, ibahagi po natin ang pagliligtas, kabutihan ng Diyos sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. We love you and we're praying for you. God bless. Hallelujah.